Mga kaibigan, gaganahan tayong kumain ito. Siyempre, maanghang-anghang. Tapos tutuyuin natin o iigayin natin siya para magmantika. Ayan, pakuluin lang natin. Pag medyo naiga na yung, ano, yung tubig, magmamantika na yan ang sarili niya. Ito na yan. Pag natuyo yan, okay na, dire-diretso na. Ang mga 15 minutes yung papakuluan. Ayan, saan nyo, malapit-lapit na. Nakasarapan kasi nito, yung mismong mantika ng baboy, yun yung pagigisahan natin. At the same time, maano na rin po yung ano, baboy natin, lumalambot na, sabay na siya, kaya medyo mabilis lutuin. Kaya kung naririnig nyo, medyo pumuputok na, halu-haluin na natin yan para yung kabilang side naman ng karne yung medyo maprito. Pero huwag yung tanggalin ng all the way yung takip para hindi kayo matalsikan. Ayan. Ayan, pakita ko sa inyo. 5 minutes pa. 5 minutes. Ayan, masyado na mainit ang kawali natin. Hihinaan ko yung apoy. Ayan, okay. Pwede na to. Eh, susunod kong ilalagay dito yung bagong. Medyo hinaan nyo habang hinahalo nyo kasi baka matalsikan kayo sa mukha. Ayan, ito nyo, parang naprito na, di ba? Maganda-ganda na yung kulay niya. Hawiin nyo, lagay nyo yung bagong sa gitna. Ipirituin ko muna una yung bagong. Para lutong-luto siya, masarap. Oh yeah, 1.5 tablespoons yung bagong natin. Ngayon, yung mga nagdidikit-dikit na yan, huwag kayong mag-alala dyan dahil mamaya masarap na yan. Pag nilagay kasi natin yung gata at saka konting pork broth na ilalagay natin, pinagpakuluan ng buto ng baboy, yan, makukuha na. Makukuha na yung mga nakadikit sa kawali na yan at tayo na magbibigay ng lasa. Yan. Diba, noong nakaraan, nagluto ako ng pinakbet, ang inaantay ko yung maamoy ko yung ano yung amoy ng bagoong na parang siyang naprito na. Yung luto na siya. Yan, para kumulay, nilalagyan ko nito. Ito yung chili flakes. Lagyan lang natin ng konti. Sabay-sabay, lagay nyo na rin to. Yung sili, lagay nyo sibuyas, luya, konting paminta. Yan. Halfway done na tayo. Ayan na, di ba? Ang gusto natin yung nagmamantikang Bicol Express. Maganda na yung kulay. Yan, no? Gano'ng katagal yung cooking time? Cooking time, basta naka-chop na kayo. Cooking time nito, mga 45 minutes. Yan, sakto na yun, 45 minutes. Kasi pagdating maya-maya ng konti, ano nyo na siya, slow cook nyo na siya para lumutang yung mantika niya. Hindi siya mabigla, hindi madry kaagad. Yan, okay na tayo dyan, yung garlic natin. Ito yung pureed garlic. Yan. Mas marami, mas masarap. Pero ito, mga 2 tablespoons. Ayan. Pwede naman chopped garlic, di ba? Chopped garlic, yeah. Kahit na ano. Ayan, di ba? Ang sarap na yan. Lagyan nyo na yung gata. Wala pa ang gata. Sarap na naman yun. Ayan, pagkaganyan, lagyan nyo ng gata. Medyo hinaan nyo na uli ng konti. Medyo meat nyo na. Dalawa, para mas masarap. Kung may extra naman kayo, dalawa gamitin nyo. Yan, dahil talagang gusto ko, maanghang na maanghang talaga. Ito, dadagdagan ko siya netong siling pamaksiw. Kasi mabango to, mabango. Yan. Yan, tignan nyo yung kulay, di ba? Nakatulong din yung sa pagpapaganda ng kulay niya, nakatulong din yung ano, chili flakes nung naluto. Yan. Mas konting suka. Konti lang. Para lang medyo may konting asim. Konti. Yan. Mga 2 tablespoons. Yan. Tapos, lagyan natin ng konting sabaw. Yan. Meron akong pork ano rito. Yung pinagpakuluan ng baboy. Buto ng baboy yan. Dalawa lang. Eto, todo ko na yan. Kukunin ko yung ano, yung mga nanikit sa gilid. Sakayurin natin yan.
Yan, aamoy ko na yung gata. Kami, naantay na lang natin dito. Ito, alam nyo, lutong-luto na to eh. Pero mas masarap talaga yung halos matunaw yung liempo sa bibig nyo. At saka yun talaga nagmamantika-mantika na siya. Yeah. 15 minutes more. At saka amoy nung gata. Amoy iga na. Iga ba tawag doon? Yung natutuyo na. Kung mapapansin nyo, lahat ng dumikit kanina sa kawali, ayan, sumama na siya sa sarsa. Ayan. O, ito na yung inaantay natin. Sinasabi natin na gusto natin magmantika. Ayan, lumabas na siya sa gilid. Ito yung mantika na galing na sa gata. Kaya kung mapapansin nyo, ang lapot na niya, naninikit-nikit na siya, kaya mag-low heat na kayo rito para hindi masayang yung sars at masunog. Yan, eto. Okay na. Ready na tayo mag-plate. Naghalo na yung mantika nung gata at saka ng liempo. Ayan. Nakita nyo, yung sariling mantika. Ayan. Lagay nyo sa ibabaw ng kanin. Rice topping naman ang style natin ngayon. Bawasan natin ng konting mantika. Ayan. Ayan. Tapos ito, lagay nyo lang dyan. Sa ibabaw. Ito na po yung Bicol Express natin. Kaya again, yung mga magko-comment at kaya natin lutuin yung gusto nyong putahe. Huwag kayong mag-atubiling mag-comment doon. Sabihin nyo lang, basta't kaya natin, gagawin natin. Jabogs, Bicol Express, version natin to.